Ang Biyernes Santo, na siyang araw kung kailan ipinako si Jesus Kristo sa krus, ay itinuturing na pinakamalungkot na araw sa taon para sa simbahang Katoliko. Ang dami ng mga tao na sumasama sa mga prosesyon tuwing Biyernes Santo ay maaaring magsilbing indikasyon ng dami ng mga mananampalataya sa isang lugar. Ang mga tradisyonal na gawain tulad ng prosesyon ay isang paraan para sa mga mananampalataya na ipahayag ang kanilang pananampalataya at paggalang sa sakripisyo ni Jesus Kristo. Gayunpaman, hindi lamang ang bilang ng mga tao sa mga prosesyon ang maaaring sukatan ng bilang ng mga mananampalataya, maaaring may mga mananampalataya na hindi nakakalahok sa mga prosesyon dahil sa iba't ibang kadahilanan tulad ng kalusugan, edad, o iba pang mga obligasyon. Ang pinakamahalagang aspeto ng pananampalataya ay ang personal na relasyon ng isang tao kay Jesus Kristo at ang kanyang pagsunod sa mga turo ng simbahan. Kaya't habang ang mga prosesyon at iba pang mga ritual ay mahalaga, ang tunay na pananampalataya ay nanggagaling sa puso ng bawat mananampalataya. Sa buong mundo, maraming mga lokal na kaugalian na ginaganap tuwing Biyernes Santo na hindi lang limitado sa prosesyon at muling pagsasalarawan ng pasyon ni Kristo. Ang Biyernes Santo ay isang araw ng pag-aayuno at pagmumuni-muni para sa karamihan ng mga Katoliko. Ang Biyernes Santo ay pinagdiriwang sa mga lokal na komunidad na may makukulay na mga prosesyon sa mga kalye, mga muling pagsasalarawan ng pasyon ni Kristo, at iba pang mga kaugalian. Ang mga ritual at tradisyon na ito ay naglalayong ipaalala sa mga tao ang sakripisyo ni Jesus Kristo para sa kaligtasan ng sangkatauhan.